Tigil kayo sa post ng mga sikat o mayayaman. At siguro, sinasabi nyo rin sa sarili nyo, sana all. O di kaya, magkakaroon din ako niyan. Malawak para sa inyo ang mundo. Malaya pang mangarap. Sky is the limit, ika nga. Pero sa kabilang banda, mulat kayo sa mga realidad ng totoong buhay, ang mga hamon na hinaharap nyo at ang inyong mga pamilya. Maaaring mas bumigat pa nang tumama ang pandemya. Sa gitna ng takot para sa sariling kaligtasan, kinailangan nyo rin isipin kung paano maitatawid ang pang-araw-araw. Nandyan ang mga problema sa online classes. Meron sa inyo siguro na tumigil ng sandali sa pag-aaral para makatulong sa pamilya. May ilang siguro sa inyo na wala na mga mahal sa buhay. Pagkatapos ng araw na ito, marami pang hamon na paparating. Sa kasalukuyan, milyon-milyon pa rin ang hirap na makahanap, ang hirap na makahanap ng trabaho. Sa pagsabak niyo sa opisina at sa simula ng inyong mga karera, makakasalamuha kayo ng mga bagay at mga tao na siguro hindi niyo gusto. May mga katotohanan na hindi madaling tanggapin at taliwas sa mga natutuhan ninyo sa inyong eskwela at mga tahanan. Maraming pagkakataon na magpapatunay na hindi patas ang mundo. Na kahit anong pagsisikap at galing mo, may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin at posibleng mapag-iwanan ka dahil hindi pabor sa iyo ang panahon. May mga taong magtutulak sa iyo na gumawa ng mga bagay na mali sa ngalan ng pakikisama at mas madaling kita. Bata pa lang kayo, itinuro na sa inyo ang mga pinakasimpleng paalala. Huwag kang malamot, maging mabait ka sa iba. Huwag kang magsisinungaling, huwag kang manlalamang. Matuto kang makontento sa sapat. Pero ngayong malalaki na kayo at nakita nyo na ang hirap ng buhay, maaari sigurong ang tanong nyo, ano naman ang mali sa paghahangad ng mas maraming pera, mas matataas na posisyon, mas malalaking oportunidad. Ang kumuha ng mas marami para sa sarili, para makaangat. Tunay ngang hindi madali ang mamuhay ng may dangal. Pero nakikita natin ito sa ating kapwa mga Pilipino. Yung binubuno ang bawat araw, todo kayod, at minsan higit sa isa ang trabaho pinapasok para may maipakain sa pamilya. At bukas palad pa din kung magbigay kahit sila mismo ay kapos sa buhay. Mga nanay, tatay, at tumatay yung mga magulang na nagsusumikap para may tawid ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Ninyo ang pag-asa na nabubuhay sa puso ng bawat isa sa mga Pilipino. Kaya tinatawag kayo na isa buhay ang diwa ng edukasyon na pinagtulungan ialay sa inyo. Kapag tinatawag kayong ituon ang sarili sa paglilingkod, hindi ibig sabihin na iwanan nyo na ang obligasyon nyo sa pamilya at ang inyong mga pangarap. Ang panawagan lang sa inyo, sa araw-araw na pagsisikap para sa inyong hinaharap, isa buhay ang pagiging mabuti at pagpapakabuti. Paghusayan ang anumang gawain, maging tapat sa inatas na tungkulin, at buksan ang puso sa pangbabahagi at pakikibahagi. Dahil balik-balik tayo na natin ang mundo, kahit pa anong pagtangka ang gawin para pagwatak-watakin tayo, nananatiling totoo na bahagi tayong lahat
ng mas malawak na mundo. Sa lahat ng bagay, laging may puwang para sa ating kapwa. Di ba sabi nga sa kanta, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Hindi madali at hindi mali ang maghangad ng mas. Hindi mali ang mangarap para sa sarili at para sa pamilya. Pero kaakibat nito ang responsibilidad na gagawin nyo sa tapat at marangal na paraan, na hindi nyo tatapakan at babrasuhin ng iba para lang makalamang. Kalakip nito ang panawagan na kapag narating nyo na ang mas magandang buhay, maging instrumento rin sana kayo sa pag-angat ng mga nananailangan. You were trained not only in business, arts, sciences, and technology. You are, first and foremost, trained as good educators, representing the best of yourselves, the best of your generation, and the best of our nation. Sa mga panahong nagbabadya ang duda at pangamba, balikan nyo ang pagdiriwang nyo ngayong araw. Kung kinaya nyo ang mga hamon ng kolehiyo na mas pinalalapa ng pinakamalaking health crisis ng ating panahon, magtiwala na inyong at inyong tapang, tatag at puso ang magdadala sa inyo sa mas malaki niyong pang mga pangarap. Kumuha kayo ng lakas ng loob mula sa mga nagmamahal at kumakalinga sa inyo, sa mga pamilya, sa mga kaibigan at kaibigan, sa mga guro at administrators dito sa NTC, sa inyo mga benefactors. At higit sa lahat, sa bawat Pilipino na namumuhay ng tapat at may dangal sa kabila ng mga hamon ng buhay. Pasensya na po kayo. Tiwala akong malayo ang mararating ng badge nyo. Kaya muli, congratulations sa lahat. Maraming salamat. Congratulations.